A pleasant day, Kenneth DLC. Nandito na naman si Nurse Sam, tunay lang hapcharap. Today's episode, syempre may bago na naman tayong lulutuin. At dahil sa marami nagre-request, we will have our TIPID meal recipe this time. Meaning, kakailanganin lang natin ang budget na less than 100 pesos na nagre-range lang sa halagang 50 to 80 pesos. Yes, that's true. And yet, the quality and taste still will not be compromised at hindi ako mapapahiya sa inyo. Okay, today since our monthsary anniversary also, tama, isang buwan na tayo. We will cook two viands. One is sauté mixed veggies with almost 4 ingredients only and sauté fresh and spicy alamang with matching malutong na manggang hilaw. And magmumukbang challenge tayo. You heard it right. Magmumukbang si Nurse Sam and some invited subscribers for today. Ako naman ang isa sa titikim ng aking lulutuin kasi isa to sa gusto kong kainin. Alis umay o sawa ba? Okay, before we go on with mukbang challenge, isa din sa segment na marami nag-aabang ay ang The Cooking with Compassionate Love. Sino kaya ang malapit sa aming pamilya na bibigyan ng sauté mixed veggies with almost 4 ingredients only at sauté fresh and spicy alamang with matching malutong na manggang hilaw? So mamaya yan, ka-NSTLC. Siyempre, hindi rin mawawala ang health guide or gabay sa kalusugan. Ano naman kaya ang ingredient na pag-uusapan natin mamaya? So hopefully, you watch the whole video. But before that, please watch this. This is Nurse Sam, a nurse by profession and cooking is my passion. Tender loving care or TLC has traditionally been used as a defining term that characterizes nursing which entails expression of comforting the human spirit. On the other hand, as far as cooking is concerned, TLC, which stands for Tunay Lang Hapcharap, is conceptualized by yours truly to share expertise and hone talent through the years of experience in different Filipino cuisines blend with compassionate love. Ngayon, magluluto tayo ng one of our TIPID meal recipe which is sauté fresh and spicy alamang. Simple pero may dating kasi pinagsamang anghang, asim at masarap na lasa ng hipon sa presyong abot kaya. Anghang dahil kasamang ingredient sa pag-isa ng hipon at asim dahil naman sa natural na asim ng mangga. Pwede rin namang kamyas o lemon, kalamansi o suka pero mas prepared dito sa bahay ang manggang hilaw. Kadalasan pag nagluluto ako ng ganito, walang natitira. At ang pang second natin ay ang TIPID meal sauté mixed veggies. Next episode, we will showcase in market guide or gabay sa pamilihan the pre-cut and ready-to-cook veggies. Well, today, may magsasample muna tayo. Mixed veggies are consist of carrots, bagu beans, repolyo at sayote para sa presyong 30 pesos at tofu para sa 25 pesos lang. O diba, sobrang tipid at ready-to-cook pa. Sige na nga, magluto na tayo bago tumulo laway ko sa excitement. For the ingredient and exact measurement, so kakailanganin natin ng 1/2 na kilo ng fresh alamang. It is part of my social responsibility and obligation as a health practitioner to impart basic and essential information about health, as I term this the health guide or gabay sa kalusugan. It is also my desire for my viewers and subscribers that we're not just focusing on sharing honed talent in cooking, but the actual benefits of the food or certain ingredient we're about to showcase as well. Alamang is a common ingredient and it is widespread in Southeast Asia. It's almost inseparable from manggang hilaw and other traditional Filipino delicacies. It persists and remains to be part of our regular diet and it is used in making shrimp paste, which commonly called bagoong, and also used as a flavor extender in the preparation of some types of indigenous foods. Shrimp fry or small fry is not available all year round. It's seasonal. So the moment that you see one in the market, take the opportunity to buy it. So what are the health benefits from eating small shrimp or alamang? Number one, it contains a relatively high level of an essential fatty acid, technically known as decoxyhexanoic acid or DHA, a polyunsaturated fatty acid that has beneficial effects on animals and human health.
DHA improves brain function, decrease inflammation, improve the immune system, reduce the incidence of fatal heart attacks, and improve vision. The minerals found in shrimp can also contribute to the health of our hair. A deficiency of zinc may cause hair loss. Zinc plays a key role in maintaining and creating new cells, including hair and skin cells. To continue for the ingredient and exact measurement, so we need 2 pieces medium-sized tomatoes, 1 piece medium-sized onion, 1.5 clove of garlic, 1 piece fresh chili or labuyo, 1 teaspoon crushed black pepper, 1 piece chicken cube, and then 2 tablespoons of cooking oil. Now, while for the sauté mixed veggies, all we need are the following: 1.5 kilo mixed veggies, 1 whole tofu or toho, and then 2 teaspoon granulated seasoning. Same thing with the sugar. Bago tayo pumunta sa cooking proper, alamin muna natin kung paano linisin ito. Okay, ka-NSTLCO, kung makikita nyo talagang nakasupot pa siya o naka-plastic. Fresh from the market talaga. Pilian lang natin ng mga nakasamang maliliit na isda at dahon-dahon. Makikita nyo na talagang sariwang-sariwa siya. Tapos, gamit lang tayo ng malinis na container o palanggana para mahugasan siyang mabuti. Dahan-dahan lang natin itong gawin o hugasan. Kung makikita ninyo, malinis o clear yung tubig. Kasi, sariwa nga. Malinis itong nabili namin. Kadalasan, may mga maliliit nga na isda. Dapat tanggalin natin yun o mga napasamang dahon-dahon or foreign objects. Dahan-dahan lang natin lamasin para hindi madurog. Saka gumamit tayo ng strainer. Baka kasi walang matira. Pag hindi natin ginamitan, masayang lang. Bahagyan na rin natin pigaan. Baka kasi madurog. At 2 times natin hugasan o gawin ito with the same technique. Pag nagawa na natin yun, pwede na natin siyang isalang o lutuin. For cooking procedure of sauté fresh and spicy alamang, we need clean and dry pan. Lagyan lang natin ito ng cooking oil saka ilagay itong bawang. Sauté lang natin until mag-golden brown. Set lang natin yung fire sa medium heat para hindi maagad at even ang pagkakaluto. Pag na-achieve na natin to, sunod lang natin itong sibuyas. Haluin lang dahan-dahan para mag-blend ang lasa ng garlic at onion. Pag naluto na both, sunod na natin itong tomatoes. The same technique lang as before, gilisin lang mabuti. Sabi nila dapat daw ang tomatoes lutong-luto para hindi daw mapanis ang niluluto natin na ginagamitan ng tomatoes. Lalo na magsa-summer at nasa tropical region tayo. How true is this kaya ka-NSTLC? Comment naman kayo with corresponding rationale behind, please. After nito, ilagay na natin itong pinakabida or main ingredient which is fresh alamang or small shrimp. Bakit kaya small shrimp? Di na ba siya lumalaki? Tama, kasi pag lumaki, magiging big shrimp ka naman. Malulugi ang bagoong alamang o shrimp paste industry. Ngek, corny naman. Sabi naman ng iba, as in fry daw ang alamang ng shrimp. Meaning, lumalaki nga siya. Ano nga ba talagang sagot? Wala kasi ako makitang readings about the real identity ng alamang. Kung sino po ang may alam, nananawagan po naman kami na sana mag-comment naman po kayo below, please. Sinod na natin itong chicken cube para mas malasa. Pwede rin namang gumamit ng salt. Nasa inyo yan, ka-NSTLC. Sunod na rin natin itong crushed black pepper to give additional flavor to the mixture. Ilagay na natin itong siling labuyo para pampagana sa pagkain. Now, ka-NSTLC, it's up to you kung gaano kaanghang ang gusto ninyo. Wait na lang natin mag-dry ng konti. Pag sinabi kong mag-dry ng konti, pag wala ng juice o sabaw na nag-i-stay sa gitna ng pan, okay na yun, huwag na natin i-dry mabuti kasi mawawala yung lasa ng hipon. Sayang fresh alamang pa naman na niluluto natin. At huwag namang basang-basa, madali kasi mapanis o mangamoy. Maganda nga kung sana kung pag hindi natin naubos, lagay na lang natin sa ref.
While for cooking procedure of saute mixed veggies with almost 4 ingredients only, let's start by frying tofu. Actually, hinatin natin yung tofu. Kung tawagin siya ay toho. Di hamak na mas malaki kaysa sa tokwa. Hinati natin sa 3/4 para sa pag-saute with mixed veggies at 1/4 para naman sa topping upon serving kasama ng half-cooked saute veggies. At sinamahan ng crunchy tofu, kaya swak sa kombinasyon o ang kombinasyon. Pagluto na at golden brown ng tofu, iset aside muna natin. Babawasan lang natin ang cooking oil at dito na rin natin isusaute. Ibalik natin ulit yung tofu, haluin sa kailagay itong granulated seasoning. Haluin mabuti para mag-blend at magkalas ang tofu. Light lang natin haluin para uniform ang blend ng seasoning sa tofu. Medyo malaki ang cut natin ng tofu kesa pang topping. Saka natin ilagay ang mixed veggies, haluin dahan-dahan. Actually, napuno na yung pan natin. No? Imagine, 1/2 lang to. Pero ang dami na, pwede na itong dalawang serving o meal. Tipid talaga, no? Continuous lang natin haluin para pantay-pantay ang pagkakaluto. Huwag natin lutuin mabuti ang gulay, dapat medyo crunchy siya. Lagay na rin natin yung sugar para mas lumitaw yung lasa. Di po siya tatamis since pinaka-purpose nito is to enhance further the flavor. Hindi rin naman natin ginamitan ng garlic o onion kasi yung ginamit natin na granulated seasoning was prepared mix of all seasoning which is commonly used for sauteing foods. Di na rin natin nilagyan ng water from different veggies extract na nanggaling yung water. Kaya mas malasa at natural juices nang galing ang sabaw. Pwede na itong serve. See you for the mukbang challenge. To ang hinihintay ko, grabe. Okay, KNSTLC, let's try the mangga mukbang with yung bago nating luto na ginisang alamang. Sarap, gusto ko. Sarap. Kain kayo? Sarap po. Kain kayo? Ito lang okay na eh. Malinamnam, malutong alamang with napakalutong na mangga. Ngon dilaw. Kita nyo? Sausaw natin sa fresh ginisang alamang. Tapos sa kanin. Nanya kong kanin. Pa. Nanya kanin. Sapa. Sarap yata. Sarap. Hindi ako. In this segment, we will acknowledge a person, group of people, family, or even a certain community
for their unwavering contributions and good deeds to Nurse Sam, my family, and to the community as well, before and up to this present time, by sharing cooked food after the demonstration. Today, we will recognize a person who are really dear to us, helping in our laundry and ironing needs for 13 years now. A loyal like her will show firm and constant support to us and our basic daily clothing requirements. She now understands her duty to protect our interests in whatever she does. She would not take advantage of trust invested and good relationship provided with her. You can also be assured that a loyal person like her wouldn't just catch you by surprise by quitting without prior notice. She will be committed to the verbal contract based on the agreement laid 13 years ago. Siya ba yung kahit may nararamdaman na masakit at masama ang katawan at pakiramdam ay pinipilit pa rin niyang pumasok at makarating dahil inaalala ang aming kapakanan at sinisigurado na may malinis at disenteng susuotin o gagamitin sa loob ng isang linggo kaya nga gustong-gusto namin sa kanya. Dahil siya yung taong masasabi naming hindi abusado sa magandang ipinakikita sa kanya. Actually, for 13 years, never siyang nanghingi o ng pabor kung hindi pa namin naalala na bigyan na dapat pala siya ng loyalty award. Yun nga lang, pag may problema sa bahay nila, makikita mo at mararamdaman dahil nagre-reflect sa kilos at gawa. Pero yun ay kontrolado at naintindihan namin. Sino ba ang taong hindi nakakaranas ng ganong sitwasyon? Pero kahit ganun pa man, ang lahat ng sakripisyo na ginagawa niya sa amin ay kulang pa sa nagawa at magagawang excellent service para sa aming pamilya. Kaya nga, today, we would like to acknowledge all the sacrifices and hardships she have been doing to my family. With this, we would like to share to her and her family our tipid meal recipes. These are Sauté mixed veggies and sauté fresh and spicy alamang with matching malutong na manggang hilaw. Thank you very much, KNSLC. Again, muli po nakikiusap. To please don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you'll be notified for the next uploaded video. Muli, ito po si Nurse Sam na nagsasabing ang tunay lang hapsyarap ay nasa pagkaing tatak Pinoy na may pagmamahal. Till our next episode.